No man's land o bawal ng manatili sa mga bayan ng Batangas sa loob ng 14-kilometer radius sa paligid ng Bulkan Taal. Kaugnay po niyan, makakausap natin Batangas Governor Hermilando Mandanas. Governor Mandanas, magandang umaga. Welcome po sa Unang Balita. Magandang umaga rin sa inyo. Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Gov, ilang update po muna tayo. Ano? Ilang residente na po sa ngayon ang nasa mga evacuation center sa inyong lalawigan? Ang nasa evacuation center sa ngayon, halimbawa alas 5 ng umaga, yaan ay umabot na sa 48,000. 48,000, opo. Nasa mga evacuation na centers po yung mga yan. Kumusta po ang ating pag-sustain sa kanilang pangangailangan? Gusto ko lang idagdag muna, yun ang itinatanong mo na sa evacuation center. Opo. Pero ang nakalikas na, mm-hmm, dahil marami na kaming bayan na pinalikas na ang ating mga kababayan noon pa at hanggang ngayon tuloy-tuloy pa, ay nasa halos 600,000 na. Okay. Dahil pag tinanong mo, bakit nasan yung iba? Oho. Yun ang napakaganda na kaugalian namin dito. Well, ito naman lahat na Pilipino. Ang unang pinupuntahan at unang natulong ay ang mga kamag-anak. Mm-hmm. Yung mga senior citizen, nandun sa kanilang mga anak sa ibang lugar. At yun namang yung kamag-anak, yung sa ating mga Pilipino, yung ating extended family. At ganun din yung ating bayanihan. Kaya't yaan ay nasasagutan. Hanggang maraming mga kamag-anak, siyempre hindi doon sa mga pasilangan palayo sa bulkan na dito sa lalawigan ng Batangas. Aha. At ganun din hanggang Cavite, Laguna, Quezon, meron pa sa Mindoro. Mm-hmm. Kaya't hanggang Metro Manila, alam mo ba na 20% ng mga taga-Batangas ay hindi nagtatrabaho sa Batangas, kundi sa Manila. Gov. At maraming may mga bahay. Opo. Kaya't ang kanilang logistical support maayos ang daloy. At dahil napakarami rin ang natulong. Una, ang ating Pangulo na dinalang lahat yung mga nasa agrikultura na nagbigay ng 130 million, yung nasa Department of Labor para sa kabuhayan, meron 72 million. Ngayon ay pinangangalat namin. Nakapagpa-meeting na ako ng mga mayors. Ito inimbita ang mga mayors. Halimbawa, dito sa nung dumating ang Pangulo, siyempre merong iba hindi makarating dahil inaasikaso yung kanilang mga lugar. Gov, maputol ko po kayo, no? Ito hong mga nasa evacuation centers natin, tukoy po ba na itong mga evacuation center na ito ay talagang ligtas at labas dun sa pinalilikasan na 14-kilometer danger zone? Kasi baka yung mga mismong evacuation centers sa ngayon, okay. Pero pag nangyari po yung pinangangambahan nating explosive eruption na tinatawag, baka madamay pati mga nag-evacuate. Yan naman ay siyempre iyan ay common sense. Yung tanong mong yan. At kami, marami nga kaming evacuation centers na naipagawa. At alam mo naman, pagka lockdown, yung itong ating mga evacuation center na noong, halimbawa, 7 kilometers, maaaring maraming laman. Pero ngayon, lockdown, kaya pati ang evacuation center, inilipat sa ibang evacuation center. Halimbawa, yung evacuation center namin dito sa Agoncillo, San Nicolas, kasi ang mga hindi lamang naman ang governor, kundi pati mga mayor, nagpapagawa rin. May budget din sila sa ating mga, at ganun din, natulong doon dito ang ating national government. Kaya lumikas din sila. Halimbawa, ang ating probinsya, meron kaming 12 ospital. Ang pinaka-provincial hospital namin, yung pinaka-main, ay nasa Lemery. Nakalikas na rin yun. So, hindi lang evacuation center, pati ospital. Inilipat namin sa Metanawan. At dito, halimbawa, ang Red Cross kay Senator Dick Gordon, nagpadala na ng mobile tent hospital dahil siyempre nagkalipatan.
ang ating Department of Health, ganun din ang tulong. Kaya ito naman ay organized. Kaya noon pa may mga plano na ito. Pero ang ating napakagandang pangyayari pa ay nung ito ngayon maganap, napakarami ng katulong natin. Apo, ayun nga po, isa pa sa mga pinaghahandaan yung posibleng long-term na pag-aalboroto nitong vulkan. At long-term din po ang evacuation. Kaya halimbawa yung ating lalawigan, yung ating lalawigan mismo, lalawigan ng Batangas, ito noon pa, nakautang na kami ng 4 na bilyon. At approved na, nakahanda na, yung budget approved na. Nagpapabid na kami, hindi pa nagpapabid dahil yung aming budget hindi pa na-approve ng DVM. Kundi, pero nagkakanvas na kami. Halimbawa, bawat isang barangay, ito ay may pondo na, naka-budget na for long term. Ito yung ginagawa namin noon pa. Kasi kailangan pagplanuhan mo. Hindi ka pwedeng gumawa pag nandiyan na yung sakuna. Gov, pag sinabing long term, gano'ng katagal po kaya? Ay merong isang rescue vehicle. Merong kaming 1,078 na barangay. Meron ngayon bawat isa. Alam na nila na meron silang rescue vehicle, ambulansya, fire truck, at saka ganun din mga evacuation center na additional. Kaya nakalagay ito. Nakita mo naman na nung pumutok ang vulkan, wala nang tao dito sa isla, sa nang bahag vulkan. Kaya walang namatay, walang na ospital. Governor, kaya ang gusto natin ay bigyan ang ating mga kababayan ng pag-asa, lakas ng loob, na sila ay hindi pinababayaan. Ang mga na kung sa'yo nasasaktan o talagang pinanganib ang buhay ay yung mga hindi nasunod sa utos. Pati na rin yung mga dapat sana ay katulong, siyempre meron doon ilan na hindi na-attend ng mga meetings, hindi nakikinig sa mga ulat. Kaya yung mga nag-aalaga ng hayop, halimbawa, matagal nang nasabihan ng mga yan. Pero mabuti na lamang at yung mga tao na ipagpagawa natin ng bahay, doon na nakatira nung pumutok ang vulkan. Kaya kahit na napaka-iksi ng panahon doon sa pagbibig ng from level 1 hanggang level 4, walang namatay, walang nasaktan sa isla mismo. Governor, apo. Kaya ito ay siyempre maraming natulong sa atin. Pero ang gusto natin ipaabot ay hindi yung mga problema pagkukulang, kundi yung ating napakagandang tulungan ng pamilya at ganun din ang lahat dito nagdadasal. Dahil pagkaputok ng vulkan, sabi nga ni Presidente, walang makakatulong diyan, kundi ang Panginoon lamang. Governor, maraming salamat po sa panahon ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat din at ang iyong pagpapahayag na tayo ay inaalagaan hindi lamang tungkulin kundi malasakit. Malasakit ang ating pinakikita dito. At pasalamat tayo, una sa Panginoon, na ngayon ay humuhupa na, pero hindi kami tumitigil ng paghahanda. Governor, thank you po. Governor Hermilando Mandanas ng Batangas.